4 inches tong kamay ko. Meron po pinapakain si Pangulong Duterte ng tuwing Biyernes po sa Davao. Nag-umpisa po yun sa mga commercial sex worker. Pinapakain niya. Sabi niya, halika kayo, umiikot kami na kain kayo. Umpisa na po yun sa mga 20, naging 40, tapos sumama na yung mga mamasang. Hanggang hindi na po yung mga commercial bilang ama, bilang asawa. Ready po ako nagsisisi kasi yung ginagawa namin ni Pangulong Duterte yung mga panahon na yun, ay talagang trabaho. Totoo po yun, pumunta kami sa bundok. 50 na po na kuha namin or more ng mga sundalo at pulis. Kaming dalawa lang. Ganun yung tiwala namin sa mga NPA nung una para wala kami bodyguard. Bakit ko na kukuha? Sobrang tiwala namin sa mga NPA. So, kaya, since dirito na rin po tayo, si-share ko na lang po. Ako naman po, nananawagan rin ako sa mga left. Alam nyo, huwag nyo kasayahin ang inyong panahon. Ito lang yung pagkakataon nyo na yung Pangulo na pwede nyong kausapin at maintindihan kayo. Ngayon, meron na tayong, I'm sure, magkakaroon na tayo ng peace sa Mindanao with the MILF, MNLF, ang NPA naman. Alam ko, gusto nyo na rin po makipag-usap kay Pangulong Duterte. Alam nyo, si Pangulong Duterte, ayaw rin yan nagpapatayan ng Pilipino, kapwa sa Pilipino. Pag may sundalo pong namamatay, sakit ang loob ni Pangulong Duterte. Pag may rebelde namang namamatay, sakit rin sa loob ni Pangulong Duterte. So, nung umupo siya, binigyan niya po kayo ng pagkakataon, binigyan niya ang DAN, binigyan niya po ang DSWD, binigyan niya ang NAPSI sa inyo. Alam nyo, wala pong ibang Pangulo na pwede. Kinakain ko, yun rin ang kakainin nyo. So, doon ko po nakita. Napakabait eh. Kahit ano ba, naabot ko na lahat ang dapat kong abutin. So, ibubuhos daw nila para sa Pilipino. Ako naman, ayaw ko tumakbo. Okay, thank you. At maasahan ito po ang dating mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte. Naging matibay na huwaran siya na matiting sakripisyo sa pagtupad ng kanyang personal at propiedad niya ang ilang proyekto tulad ng Malasakit Center at iba pang mga programa para sa kanyang advokasya sa tunay na pagbabago. Ang kanyang hangari na tulungan ang mga may sakit, matatanda, maniliit na mangingisda at magsasaka, kabataan at mga guro, ang mga nawalan ng tahanan, overseas Filipino workers at ang mga... ...ay ditamitin sa kulay na politika o partido dahil sa mga natunanan. Nagangako kami na pangunahan ang mga mamamayan sa aming mga probinsya para dalhin sa Senado si BONG GO. Kaugnay sa nitong layunin, buong karangalan namin diniklara. Ladies and gentlemen, BONG GO bilang isang Batanggenyo, bilang anak ng buong Calabarzon region. Signed by Governor Laguna, Governor Rebecca Ynarez, Governor Danizal, Honorable David Suarez, Governor Quezon. Wala hawak ng ating mga gobernador. Ito'y manifesto ng pagsuporta sa kandidatura bilang senador ni Christopher Lawrence BONG GO at pagtanggap sa kanya. Thank you. Sana ay Batangas. Salamat, mga Tagalizal. Thank you very much. Governor Rebecca Ynarez and party. Thank you very much. Now, sa lawigan ng Quezon. May senator. Anyway, sir, good afternoon. Easy, or shall I say, how hard is it to convince your constituents to vote for Christopher BONG GO? And convince your constituents that their votes will not go to waste if they vote for the special assistant to the people. Any of the governors can answer this. Thank you. Senado, ito ay malaking tulong, hindi lamang sa Calabarzon, sabi ko nga, sa buong Pilipinas. At ito naman, dahil kami ang kaharap ng tao, ay alam na una, talagang may kakayahan ang ating
SAP Bongo. Yun ang unang-una. May kakayahan talaga. Ano? Kaya't at alam na nangangailangan ng tulong. At kaming mga namumuno ay dadagdagan pa namin ang pagkonbinsi sa kanila. Kaya't sa aming palagay, ito ay hindi mahirap. Dahil si SAP Bongo, nagkakalabar sundin. Ano? Kaya, at alam nga niya. At ito naman, ang kalabarsyon, kaparisin ng programa, mataas naman ang kakayahang makaunawa. Ano? At naunawa. At may maipakikita naman. Huwag niyo kalilimutan na nung si President Duterte ay kumandidato, ay dito sa kalabarsyon, ay talagang namumuna rin. Ano? At alam na lahat na iisa. At nagtutulungan. Kaya't hindi kita si Sap, maging makuna ng picture na kasama si Sap, marinig siya magsalita. Because yung interest ng tao sa nakita nilang natuto ng paglilingkod niya, bumukas na ang kanilang puso para matanggap yung kanyang kandidatura. So it's really seeing him, feeling him, yun yung bigger challenge for Calabarzon. Dahil una, hindi naman po talaga mahirap yung kampanya si Sap. Dahil nakita naman natin yung kanyang pinakitang paglilikod sa mga mamamayan. Akala po natin dati na ang mga pwede lang manalo sa senador yung mga kilalang mga pamilya nang galing sa malalaking angkan, established na names. But I think Sap Bong will prove that now the Filipino people is looking for genuine service, genuine change, and true and honest governance. Kaya hindi po mahirap yung kampanya sa sample. Okay, thank you, Governor JayJay. Second, to ask from ABS-CBN, Angel Movino. Angel?